Manig na, manig. Lapit na tayo. Yun lang isang uwi. Matagal pa rin, nakita ko na nagbukas ng Excel eh. Ang dami natin verse dito. Kaya, galasin ko tayo. De. Psalms 58. Yan, ito yung binibigay sa aming verse. Ang baby, bata pa lang, naging sinungaling na. O, oh, nagkakasala sa their force, ang pero sila. Basahin natin. Ready? Go. We can get us estranged from the womb. They go astray as soon as they be born, speaking nice. Yung sakakita ng baby, naging sinungaling. Eh sabi dito eh, sabi nila ganun. Kasi dito, katanda nyo, mga bata. Pag may nakita ka sa bahay mo lang parang hindi, parang malabo, usapin lagi natin example sa Revelation eh. Balikan natin natin yan, namaya, balikan natin sa... Sabi sa Revelation 12. Okay. And there appeared a great wonder in heaven, a woman, isang babae, I'm clothed with the sun. Pwede bang damit yung araw? Eh sabi dyan eh. Eh sabi dyan eh. Pwede bang idamit ang ano, araw? Eh sabi dyan eh. And the moon under her feet, tinuktukan ang moon. Ah, pwede yun, diba? Pero dinamit yung araw, hindi na pwede, di ba? And upon her head, a crown of 12 stars. Laki na siguro ang babae ito, no? So ang dami pa dyan, ano ba yung mga ano, yung madalas natin, yung beam in his own eye. Pwede ba yun? Meron kang beam sa mata mo. Yung puwing, maliit na kahoy lang, di ba? Pero yung ibang tao daw, merong beam. Pwede ba yun? Eh sabi! Ano ba? Pag nagkasala ang iyong mata, bukutin mo. Nagkasala ang iyong kamay, putulin mo. Gagawin mo yun, eh sabi! Hindi, gamit yung utak mo, ano yung sabihin niya dun? Kaya nung babay tayo sa 58 Psalms, pag sinabi niya ng bata, sabi daw, ano niya? Mali, 58. The wicked are estranged from the womb since sinipalit na lang yung mga kasalanan. They go astray as soon as they be born, speaking lies. Ano yung sabihin nun? Hindi magiging sinungaling yung bata, din yung kaling masapat mabuti para siya kung sinungaling. Yung sabihin ito, in-exaggerate nga yung kalokohan ito mga batang to. Ano, mga batang to? Mga tao to, may mga tao daw, sobrang sinungaling. Nung bata siguro ito, naging sinungaling na to eh. Tignan nyo, nasa chan pa lang. Hindi naman. As soon as they born, sabi one day old, nagsinungaling. Kasi nakita mo, kunwari, kunwari lang ha, si Ezekiel. Tinanong ka, saan ka galing ka hapon? Sa kubaw po, hindi naman. Diba? May sakit ka ba? Opo, wala naman. Ang ganun. Naintindihan mo ba? Opo, tinanong mo, hindi naman pala. Kasi nang okay pa nga yun eh. Yung ano, kunwari, may sakit ka ba? Ilan ang kapatid mo? 10 po. Hindi naman. Yung mga gano'n, yung parang sinungaling, di ba? Lalo yung mga, magkik ko sa inyo yung mga anonymous, di ba? Namatay po yung nanay ko, tunuman niyo po ako, sige, binigyan ko. Diba, after mga isang taon, namatay po yung nanay ko. Ano ba nanay mo? Kasi yung sa Makati, alala ko tuloy kasi yung sa Makati, isang matanda sa Makati, kilalang-kilala siya, lagi siya dun eh. Sabi niya, wala pong pumasahe, papunta ng probinsya. Eh, nagbibigay sa kanila. Eh, kaso, linggo-linggo, araw-araw dun siya. Ayaw mo atang umuwi eh. Diba? Sinungaling. So, kaya kita ka lang ganun kasinungaling, para sabihin mo, siguro bata pa to, sinungaling na to. Hindi na yung sabihin ko. Hindi na yung... So, ibang ginagamit ang Calvinist ko kasi nga hindi na yung Indian eh.
At naghahanap lang sila ng excuse, ginagamit para sa Satanas. Diba si Satanas? Gumagamit din ang Bible sa Satanas eh. Diba? Tatlong beses yun, apat yung, tanong mo dun. Apat, tatlo. Tatlo. Temptation, diba? Matthew Paul. Sabi doon, noong una, turn this bread to stone lang. Kasi sinabi, ginamitan siya ng Bible ni Jesus. Bantang uli, ginamit niya lang yung Bible. Naalala niyo ba yan? Ginamit niya, alam niya rin, isa pa kasi yung Bible. May makinig kayo. Pag hindi kayo nakatutok, naloko na kayo. Ang daming naloko niya. So, sino gusto maloko dito? Gusto maloko? Eh, lalo mapunta sa langis sa impyerno, gusto maloko ka? Ito naman alam eh, sinasabi na nga sa iyo eh. Lalo kayo. Sabi nga ni Saralis kanina, tinutuwaan na kayo, tapos hindi kayo nakinig, tapos sino may kasalanan. So yun, may gusto kong sabihin eh. So yan ha, hindi yan, bata. Okay. Hindi yan. Ano yan, exact tawag yun sa talinhaga is, ilan ang talinhaga alam nyo? Idioms. Yun na si Pamela. Alam bang ano, mga idioms? Yung tatlong basic, di ba? Yung simile, metaphor, tsaka yung personification, di ba? Hindi na alam mo gano'n. Yung tatlo, di ba? Pero marami pa yun. Walang limitation yun, okay? Walang limitation actually yun. Kung tinignan mo sa iba-iba sila ng number kasi iba alam nila, iba hindi. Yung Bible, sobrang linaw. Ah, sobrang linaw, saka sobrang kalitan mo ito. Sobrang lalim. So may mga katotohanan na kailangan mo express, hindi kaya ng simpleng salita. Kaya ngayon, gagamit ka ngayon ng figure of speech. Next time, itatulo ko ulit yan kasi nung tinulo ko dito yun, first year pa namin eh. So kailangan na kasi madami tayo. Inulitin ko yun. Tsaka si, ano, si Paul, sinabi niya. Okay, figure. Okay, so ano mo isa sabihin? Ah, sige, tuloy na tayo sa basic ha. Ganyan natin, ganyan pa na lang. Dahil medyo na-cover ko na yung iba. Iba. Yung iba. Tapusin ko lang to sa summary. Tapos i-deep dive ulit natin. Amen? Busog naman kayo, di ba? Makaya nyo pang muwi. O nga, gusto mo matulog eh. Question. May champurado pa? Sige, kain lang. What naman? Last! For the ano ha, summary. Perseverance of the saints. Okay, yun ang sabi niya sa Tagalog, yung saints, yun yung saints. Asan pa kayo ang saints? Sino saints dito? St. James. St. Joseph. Jose. San Jose. Santa Pamela. Ang ayan, oh, pagligtas ka, saint ka. Yung mga Catholic, yung ideklara lang nila ng santo, yun lang santo. Kayo, hindi kayo santo. Ang tindi, di ba? Sino nagbigay sa kanila ng kapangyarihan na mag-declare ng sila lang? Si Papa. Ang tuloy ko din. So, ang saints talaga is kahit actually, ano to, protestante to, hindi to Catholic, pero alam nila, no? Ang saints ay mananampalataya. Ngayon, ganito lang ang loro nila. Naniniwala sila ng once and always saved. Yun ang medyo okay sa kanila. Pero, mali pa rin kasi yung once saved nila, yun yan, bata ka pa, saved ka na. Sigurado ka na. Okay, ang issue ng perseverance of the saints dito ngayon, pag sinabing persevere, pag sinabing persevere, ano yung persevere? Mananatili, magsisikap, at makakatawid. Sabihin na, yun nga natin. Sabihin na, balik, sigurado. At ano, sabihin, may hirapan ka pero makakaawin ka, parang gano'n. Sabihin, ang dinidikit nila sa kaligtasan kaya napakadeligado eh.
persevere. Perseverance. Continued effort to do and or achieve something despite of this difficulties or failure. So, natatalo ka, pero banda ulit, panalo ka. So, in a way, tama yung in a way, mali. Kasi dinagdag nila dito sa perseverance, katulad na ginagawa nila sa apat na ano, wala ka na naman itong magagawa. Hindi, kaya ka nag-persevere dahil sa Diyos. Okay yung kung ibig sabihin mo, tinulungan ka ng Diyos. Pero walang ginawa, wala kang ginawa, totally. Tapos, naging successful Christian life ka. Pwede mo yun? Wala kang ginawa. Sarap to, no? Kaya siguro gusto nila to, di ba? Sarap! Sarap sa tenga, wala nang gagawin. Di ba mag pakit lang tayo. Basa-basa lang ng libro, kahit di naiintindihan. Nagamit ka ng mga terms na ngayon kayo lang nakakalam. Diba? So, mali. So, this time, itali natin to. Kamusta tayo sa slides ko? Ito tayo sa aming cells. Ito yung ginamit ko para tulungan yung mga Calvinis. Okay? So, hinati ko ganito para ito itatanggi nila to o hindi. Kanari, ito. Makakigil ko. Yan. Hindi ko nalagay na ano. Pero dito sa tama, may free will ka. Basically, di ba? Yung sure, masama na kanina. Pwede kang maniwala, pwede kang mag-reject, pwede kang nabanggit. May malayang gustuhan, kaya mo ginawa yun kasi gusto mo. Diba? Hindi ka ginawa robot ng Diyos. Tayo! Tulog. Sayaw. Oh. Church. Ay, sa church. Automatic. So yung tatanong mo madalas ganyan, ang tao ba may free will o wala? Ayun, ganito yung ibang mga, ano, itatanggi nila, sabi na may free will naman eh, pero ang Diyos pa rin. Ha? Pero talaga, ang Diyos ba kumikilo sa atin na wala tayong magagawa? Or, kumikilo siya, tinutulong niya tayo. Nakita niyo ba yun? Yung pagkakaiba? Salamat na dito si Irene, ha? Nakikinig ko si Irene. Lalim na yung isip ko. Lalim. Okay. Bigay ko sa inyo to, i-email nila ako, okay? Bigay ko sa inyo to. May makita kayong dadagdag or something. So yan, basically, tatanungin mo, may free will ba o wala? Dito wala pa akong label, napansin nyo. Sino dyan ang Calvin, sino ang dito? Dyan. Wala akong label, may free will o wala, yun lang muna. Kasi pag humindi na siya, wala akong free will. Ano ka, robot? Ito yung pangunta natin, sige. Actually, ito nasa kaliwa, ito yung sa kanila. No free will, Calvinist. Bakit daw? Ayan, oh. Ito ang verse nila. Kailangan natin ang Bible nyo. Kaya naka-display lang ko dito. Kasi mabagal, no? Ano yan? Ang Bible. John 6 ay problematic yan, ha? Pag hindi mo nangyong yan. John 6. Testament. Ano ito? May testament lang marami dito. Kasi... Babalik niya yan, ha? 65 to 65. Okay. Hindi na kayo ready? Dali, dali. John 6, 64 to 65. 64 to 65. Okay, go. What? But there are some of you that believe not, for Jesus knew from the beginning who they were that believe not, and who should betray him. And he said, therefore said I unto you, that no
Pero tignan nyo ba, sa, especially sa 65, ginagamit nila ito. Sabi kasi nila, hindi ka makakapunta sa Ama kung hindi bibigay sa iyo ng Diyos. Diba, ng Ama? So parang yung sinasabi nila, diba? Parang tama, diba? So, tama pala sila eh. Tama pa sila. Bigyan natin yung explanation mo dito. Ito nga, inabasa natin. Kaso sabi, may free will tayo. So kailangan natin sagutin ko. Ito na lang sa aking sagot. Ayan, may sagot ako dito eh. Ano yung sabihin ng can dito? Yung sabihin ba is kakayahan lang talaga or something else? Ano sabihin ng given? Okay? Paano binibigay ng Diyos ang tao kay Jesus? Hindi nga. Paano? Yun ang kailangan nila sagutin. Parang sinasabi kasi nila, ang Diyos nagbigay kay Jesus therefore naligtas. Medyo malabo yun, pero parang tama. Paano nga? Paano sila binigay? Diba? Kaya kung ligtas ka, medyo madali ang kanya. Diba? Kasi binigay sa akin yung gospel. So in that way, binigay sa akin si Kristo. Nung tumanggap ako, ina-Kristo na rin ako. So wala ka ng problema dun sa kanilang assumption o yung yung doctrine o yung parang pinuput forward nilang doctrine na. Kasi alam mo na pagkakaintindi mo doon kasi ligtas ka, binigay sa'yo si Kristo in a such a way na yun, namatay siya. Wala ka pang ginagawa mo sa mabuti, wala ka pa rin sa mundo eh. Pero namatay na siya kasi sa'yo, hinanda niya na. Diba? So ngayon, ipipraise na lang sa'yo si Jesus ngayon, tapos tatanggap ka na lang. So in that way, binigay niya si Kristo sa atin, di ba? Para maligtas tayo. So wala tayong problema dun. Hindi ibig sabihin nung wala tayong free will. Di ba? Binigay niya, tumagos tayo. Di ba free will pa rin tayo? Okay? Ayan, ayun yung expect na. Okay, ba natin? So, again, tinitin natin yung mga verse na ginagamit nila, i-debunk lang natin sa isa. Ito, give na naman. Okay, 2 Timothy 2. Kasi ginagawa nila ganito, ginagawa nila out of context. Okay? Sabi ko, 2 Timothy 2, 25. 2 Timothy 2, 25. Yan, okay, give na naman. Ay, basa nyo, ready, go. You need to be as instructing those that oppose themselves. If God fear and danger, will give them repentance to the Lord. Okay, pag binasa mo lang yan lang, yung verse lang na yan, para tama sila. Kasi sinasabi dyan, ang Diyos ang baka bigyan sila ng repentance. Sinabi repentance, yung kumalikot sila, di ba? At ganun pala tayo sila. Ang Diyos ang parang bibigay nun. Kung ito lang titignan mo, parang totoo, di ba? Ang Diyos ang nagbigay. So, nagkaroon silang depend, talik na sila. Yes, Calvinist. Ito yung problema. Pag kinuha mo yung context. So, ang assumption nila, ang Diyos ang nagbigay, therefore, yung tao, hindi na kailangan mag-repent. Tama ba yun? Eh, paano yung mga verse na napakalino? You repent, you believe, diba? So, itong assumption na naman nila, ang Diyos ang magbibigay kung gusto niya. Kung ayaw niya, wala. Yun ang assumption nila. Pero tama ba yan? Mali? Mali yun. Ito, maganda dito. Yung context pala nito, pag tinignan mo, is, tignan natin kung sino yung kinakausap niyo dito. Sinong kaligtasan ba ng kaluluwa yung nag-usapan dito? Hindi, sabi niya kasi dyan, may mga iba daw na Kristiyano na malinis, nililinis nila yung sarili nila. Yung iba naman, karnal. Kristiyano, alak na yung Diyos, pero karnal. Hindi tayo yung karnal. Diba sinabi na dito, huwag ganyan. Huwag ganyan ang suot, huwag ganyan ang gupit. Pag ganyan ang sinasabi sa bibig, pag church service, ka-church tayo.
Yung mga kanal, meron sila doon. Yun nga. Ayaw nila doon. Nilalabanan. Pero ligtas din. Okay? Ang sinasabi dito, sinasabi ni Paul kay Timothy, huwag kang ganun. Diba? Kasi sabi dito sa 20, yung iba ang ginagawa ito, example niya kung hinalimbawa tayo sa isang bahay. Sino ang maganda bahay dito? Gusto lang magandang bahay. Yun yung nililinis natin yan. Pero sa isang bahay daw, hindi may iwasan dyan yung ibang lugar ng bahay, medyo madumi, di ba? Doon mo nalagay yung panlinis mo, pinatambak mo doon, makatulad ng aming ano, hindi na nga nililinis eh. Kasi nililinis natin ito, tapos yung ibang place doon, nilalagyan na panlinis sa siya, di ba? Yung mga basura, doon muna yung sa stock. Kasi nga, para malinis tong place na to. Ano nga yung ginig dyan? Umuwi na lang kayo, hindi naman po kayo ginig. Ano yung nagawa dito? Nakakistorbo kayo, kababahin pa yung nakikinig. At malalaki ang mga ganyan sa doktrina. Ano nyo ba yun? Ano ako? Yan, madumi. Wala, ito yung madumi party ng bahay. Ganun yun eh. Hinahalin tulad tayo sa party ng bahay. Okay? Yung iba, ito ginagamit, malinis. Okay? Gawa sa ginto. Alam nyo yung ginto, yung mga pilak, malinis siya. Pag nilinis, talaga malinis siya. Diba? Diba kasi, diba? At inilis mo yung dumi, talagang malinis yan eh. Pero yung iba, katulad ng vase, malinis mo ba yung vase, yung gawa sa clay, mahirap linisin nyo. Kaya nga yung mga vessels nyo, depende kung gano'ng kayaman, yung gusto nila gold, silver. Ngayon, buti nga, may glass na sa ceramic. Diba? Mura lang yan. Yung sa kanila, ganun. Eh sabi nito, some to honor and some to dishonor. Yung ibang tao ngayon, kasi hindi nila inililinis yung sarili nila, mga Kristiyano rin yan, kaso di naikinig. Di ba? Lagi nakapagalitan, di pa rin naikinig. Yung iba, pag napagalitan, nakuinginig na. Ay, ganun pala yun. Sige, ayoko na dyan. Yun ang tama. So, pag nililinis mo yung sarili mo, lalo kang gagamitin. Yun ang ano dyan, ang context dyan. Kaya nung sinabi dito sa... dito sa 25, in meekness, ikaw to, pag ikaw ay makinuna, matured ka na, ikaw na yung mayiging hanggang pagturo, di ba? Kasi inaral mo na yun, nakinig ka una, inaral mo, in-apply mo, alam mo na ngayon. Sino gusto mong maging pastor? Yung walang alam, o yung makulit din, yung ganun gusto mong pastor, o yung nakinig siya, pinaktish niya, di ba? Dapat ganun. So ngayon, i-stop mo na yung mga nagkakamali. Kaya sabi niya, if God prevent you, will give them repentance to acknowledging of them. Hindi kaligtasan ng alo. Ayun, di ba? Ibig sabihin lang nun, kahit mga Kristiyanong kanal, mga mahinang Kristiyano, dating di naikinig, pag tinuruan mo yan, sana makinig sila. Yung sabi dito. At pag ginawa nila yun, hindi okay. Di ba? Kasi kaligtasan dun. Saan ba nila ginagamit to? Ang Diyos ang nagbigay niyan. Pwede yun. Ibig sabihin lang, no, hinayaan sila ng Diyos, tinulungan sila ng Diyos. At lahat tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Amen? Sino dito hirap na hirap iwanan yung TikTok? Yung gala, yung maikling suot. Hirap na hirap ako. Yung pastor, wala akong masusuot eh. Ipong ka, manghirap ka kung talagang wala. Di ba? Kasi mamaya yan, pakiusapan nyo lang yan. Dami nyo dyan. Nag-iipo ng damit siya nung dalaga pa siya eh. Puro pare-pardo eh. Dami na nabigyan sa iyo, di ba? Sinusuot nyo ba? Ayan, talong. Binigyan ka lang isa pa. Huwag ka nun. Di ba? Sige na, naintindihan nyo ba? Mali na naman. Ginagamit nila ito. As in, nakuha ko ito sa website nila. Kung masabihin nyo, pastor, inaano mo naman sila eh. Ano tawag doon? Hindi. Yung sinasabi ko, yung sinabi nila, pero hindi. Ano tawag doon? Black mo yun eh. Masyado na yun. Mabigat na yun. Yung ano? Ha? Hindi. Yung sineset up or hindi smoke screen eh. Ang bigat to. Yung skate mo nasa utak ko. Eh.
Strowman, yes, Strowman, okay. Dali ito ha, Strowman, alam ni Strowman, for example, kaya para si Kendo, gumagawa siya ng Strowman, hindi mo naman sinabi yun, tapos sabi niya, yan ang sinabi mo eh. Mali yun ha, hindi ko ginagawa sa kanila yun kasi nakita ko sa website nila. Okay? Yun yung binigay sa akin ng isang Calvinist na kilala ko. Basahin mo na lang yan para malaman mo tama kami. Hindi binasa ko kasi gusto ko silang ma-win eh. Tinitingnan ko, ito yung mga verse na binibigay sa kanilang mali, out of context. Okay? So yes, hindi kaligtasan yan. Pero yung give dito is hindi lang basta siya nagbigay sila lahat. Ibig sabihin nito is, sa context ito, ibig sabihin, hinayaan sila ng Diyos. Yun yun. So pag matulad siya niyan, may mga kardinal dito, in-instruct mo na sila. So yun pa lang, dapat matututo na sila. Ngayon, pag talagang sumunod sila, ibig sabihin na inalaw sila ng Diyos. Kasi again, ang Diyos is involved sa lahat ng ating ginagawa. Amen? Hindi ka pinipilit, pero pinutulungan ka. Okay? At minsan, pinipigilan ka. Pero hindi siya totally gagawa sa'yo. Right, gusto mo na magsisi tapos hindi ka na makapagsisi. Again, except yung reprobate. Except yung talaga yung reprobate. So, hindi gagawin yung Diyos. Yun na yun. Yun na yun, explain ko na. Next! Ito. Romans 9:21. Buti nga, ginawa ko ito kasi madali na. Romans 9. Bakit tayo mong bukas? Kapag may games, hindi nyo alam eh. Kapag may games tayo, titignan nyo pa yung table of contents. Hindi, 9. Sabi ko. Sabi ko, 9? Ayan. Naku! Calvinist na Calvinist to. Pagbasa niya, ready, go! As the Father offered over the faith of the same drop to make one vessel unto honor and another unto sister. Again, nasabi nila, okay pa muna. Ang Diyos ang Father, ikaw yung clay. So pag sinabi ng Diyos, ligtas ka. Okay, ligtas ka. Pag sinabi ng Diyos, di ka ligtas, ginawa kang ano, ano kayong niligtas na... Wala mong niligtas na pattern. Ha, na pattern. So dapat titignan mo dito, parang tama, di ba? Ang Diyos ang gumagawa eh, bahala siya. Pag ginawa kayo sa impyerno, hindi sa impyerno ka, ganun ba yung sinasabi dyan? Tignan natin itong Excel na ginawa ko. Una, assumption nila, yun na, nasabi ko na. No? Ang Diyos ang gumagawa, and therefore, siya talaga gumagawa, pupunta sa impyerno. Mainig, mainig. Pero ang tanong, ano ba yung focus nito? Ano yung focus nito? Ito medyo may kinalaman sa kaligtasan, pero hindi totally sa kaligtasan. Okay? Again, ang sa Romans 9, sikat na sikat din sa Israelite na context niyan. Ang context nito is, yan. Binabalik ni Paul yung mga Kristiyano sa nangyari sa Old Testament kung saan yung mga Israelite ay hinikilos din ng Diyos. Pero pag tinignan mo sa Old Testament, hindi naman sila minilid, di ba? Minilid ba sila maligtas? Hindi rin. So hindi pwede sabihin na niligtas sila ng Diyos dahil gusto nila iba mag-sempero. So hindi ganun nangyari dun. Ang context nito is yung kung paano sila ginag-guide para sila maligtas as a whole, as a race, as a nation. Okay? So again, ang alam natin, at totoo, walang naliligtas as a nation. Meron ba? Sinong naligtas dito? Buong nasyon. Naligtas. Eh, hindi ba? Nagsisi lahat yun, pero naligtas sila sa invading army. Hindi sila naligtas. Yan ang, again, sa context lagi. Eh, kahit mga Baptist preacher, yun ang sinasabi minsan. Pwede picture yun, pero hindi sila naligtas sa kaluluwa nila. Amen? Naligtas sila sa invading army. Yun ang sinabi doon. Hindi kaligtas sa kaluluwa nila. So, walang bansa na naliligtas sa sahol, and therefore, ito rin, hindi rin ang sinasabi dito. Ina sinasabi lang, tinuturo lang sa kanila na binabalik sa Old Testament, eh sila nga eh, di ba,
tinuruan sila ng Diyos para sumunod sa Diyos, ganun din tayo ngayon. Pero again, di sa kaligtasan ng maluluwa. Okay? Ibibigay ko sa inyo ito. May question? May question ha? Anong lang? Marami tayong time. Yan. Ang context nito yung hindi mo yung examine natin. Okay, yung mga Israel. Ano yung ano nila? Hindi ko dadaanan natin ngayon. Anyway, next! Proverbs 21:1. Old Testament ko. Tanong? Problema? Lamb. Lamb. Okay, anong yung parang? Ano yung lamb? Parang ano, di ba? Pag, bago yan maging pan, isang bulto yan, ginatayang lamb. Itong bulto na to, hindi siya mukhang base, hindi siya mukhang ano, pero yung lamb na yan, ito turn ko yan sa, tawag ko pag hindi pa nahuhulma, lamb. L-U-M-P. Kotek. Pero yun lang, hindi lagi kotek, kasi bilang niya, parang collective. Isang buo, collective, kasi hindi yung pwedeng bilangin yun, di ba? No materials. No materials, yan. Yan. Isa sa isang pot, kotek yan. Hindi na kasi uso ngayon yun, di ba? Ngayon, yung mga natin, yung mga gift natin, nakita ko paano ginagawa yan eh. Ano na yan? Parang powder na lang, ilalagay ito, tapos i-fader, boom! Pag ganun yun, buo na agad. Kaya wala yung minuhol, mahol pa dun. Oh, bon, ganun siya. Tapos, tapos ilalagay ng design, bagan na lang. Tapos! Anyway, ito. Ay! Ay! Ano kaya? Iba na, di ba? Powder. 21-1. May basa, ready go. This heart is in the hand of the Lord, as the rivers of water, either and if either so ever. Pagkita nyo na, ang Diyos ang bahala, pwede niya ilagay sa impyerno. Ganun ba yun? Hindi, ini-influence niya tayo, meron niya tayo pinipilit. Ulit-ulit lang tayo ha, kasi may ini-influence, katulad ko ngayon. Hindi ba sa inyo, makinig! Kanina di ka nakikinig, kung sila makinig, na-influence ka, di ba? Pero pwede pilitin ang gawin sa tenga mo at saka sa utak mo. Ang makain gawin niya, di ka gagawin niya. Amen? Ano ba itong mga to? Nakinig! Isa pa. Dito ko. Ang assumption nila dito, nibilisan ko na lang ha, pero pag binasa mo nga talaga, medyo maintindihan mo saan sila nagagaling eh. Ang Diyos, ang puso ng hari, nasa kamay. Okay? Kahit sa atin, ang talinghaga natin sa pag nasa kamay mo yan, ikaw ang mag-decide yan, di ba? Okay? At di siya maglalagay, oh, nilagay ko yung puso niya dito, nilagay ko yung puso niya dito. Di siya nasunod. Kung yun lang, parang totoo. Kaya tingnan natin yung explanation. Ano yung explain ko dito? Yung assumption, alam na, nasabi ko na yun eh. Ang challenge, yung sabihin, ano yung itatanong ko dahil sa sarili ko? Saka sa kanya. Yan, so, bakit nyo tayo binigyan ng free will? Ikaw siya rin yung maggagawa para sa'yo. Okay? Sumunod ka sa akin! Sumunod ka sa akin! Ayaw mo sumunod, okay. Go, sumunod. Hinak. Hinak yung puso mo, hinak yung... Makinig ka sa akin, tapos hinak ka na niya, tapos makinig ka pa rin sa akin, sumunod ka. Tapos magde-develop ako ng pastor, yung pastor niya, sasabihin sa'yo, ganito. Eh, nahak na nga kita eh. Kung nahak na kita, hindi ko na kailangan. Tukuhan. Obviously, hindi yun, contradiction yun. So, ang sagot. Yan mo, nire-review ko rin yung sagot ko dito, pero alam ko, wait eh.
Okay. So medyo... So medyo nag-ano na ako dito, nag-appeal na ako. Kasi medyo malino nga para sa kanila ito parang, ha? Kaya nag-appeal na ako doon sa buong konti sa Bible. Okay? Kasi wala ko dito ka lang titingin, parang tama eh. Diba? At sinabi rin sa Bible si Pharaoh, sabi ni Pharaoh, sabi ng Diyos kay Pharaoh, pinatigas ng Diyos yung puso ni Pharaoh. So pag tumigas yung puso mo, hindi ka na susunod sa Diyos. Kasi tigas mo na eh, di ba? Sino matigas dito? Yep, tigas na minsan eh. And Diyos ang nagpatigas ng puso, ibig sabihin, na, eh sino kung sisisila, hindi ang Diyos, di ba? Hindi mo kinuha yung buong context. Ganun ang naisip ko. Pero hindi ganun. So titignan mo ngayon sa buong context ng Bible, ginawa niya kaya. Example si Pharaoh, kaya niya ginawa yun. Ang una nagpatigas sa kanya, sino? Siya nagpatigas. Patinignan niyo yung kwento doon sa plagues of Egypt kay Moses. Una na sinasabi, pinatigas ni Pharaoh yung puso niya, pinatigas yung puso niya, pinatigas. Later, sinabi, pinatigas ng Diyos ang puso niya. Kaya mag-iingat kayo mga lagi, sinasabi siya niya kung dito pala, sinasabi niya na, sinisigawan ka na. Tapos pinatigas mo pa yung puso mo. Kaya yung iba sa atin, di siguro maintindihan niya, bakit siya pasto sumisigaw. Diba? Pag kilala niyo ako outside of the church and outside of the pulpit, hindi ako pala sigaw. Effort yan eh. Kung sumigaw ka, nahihinga nga ako lagi eh. Ba't masigaw pala ito? Kasi kailangan kong gawin. Para sa inyo. Dahil matigas minsan ang puso ng Kristiyano, tao. So pag hindi pa ganun katigas siya, pwede ka makabago, di ba? Pag sobrang tigas na niya, wala na akong magagawa. Okay? Itiwalag na kita dito. Huwag na ka dito, ha? Ayaw ka namin sa inyo. Ganun. Pwede mahahawahin mo sa inyo. Ay maganda naman dito, minsan ang Diyos na nag-aali sa inyo, di ba? Napansin ko yan, pag itong tao to, hindi ka rapat-dapat dito sa church na maayos, doon ka na, sa iglesia ni Manalo. Gusto mo pala doon. Maglolo ko kayo doon. Doon ka na lang. Tama ba? So yun yung appeal ko doon. Kasi dito kasi magtitignan mo siya isolated. Lalo ang Proverbs, wala masyadong context niya sa Proverbs. Isa, dalawa lang yun ang verses eh. Mga words of knowledge yan eh. So wala akong nakuha sa context. Kaya kinuha ko sa context ng buong Bible. Okay? At yung sagot dito is actually halos pwede mo re-apply sa ito. Anyway, ito. John 15:16. Sino namili sa mga apostol? Eh ba namili si Judas? Diba? Ang assumption nila dyan, kung pinili niya si Judas, edi... Diyan niya ngayon. Makibasa, ready? John 15:16. I have not chosen you, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you. Okay, in the surface, pag pinilang mo dyan, pinili ka ng Diyos, actually, yung mga disciples, diba? And then, ordain. Alam niyo, ordain? Ito yung ordination pala ng pastor niya sa August 20. Sino gusto sumama? Sa main. Kasi una ka lang pala ganun eh. Ordain dapat muna. Eh, nag-schedule tayo ng August 29. Yung organization. Dapat before yun. Yan silang Friday na... Parang ganito na minsan ang gathering for Friday, parang Bible study. So doon na tayo sa salam. Sino gusto sumama? Apat na ka extra. Sa atin, lima? Lima kaya natin. Chat-chat na lang ha, gusto yung sumama. Makikita nyo lang yung pictures tapos, makikita yung mga members. Yung mga active lang, muna. Kaya kung di available yung active, di pwede yung lang. August 20, Friday. Eh, wala kayong pasok eh. Ah, pasok na? Okay, sakto. Peter! Tingnan natin ako pasok na ha.
Alas ko, ang start nila doon siguro mga alas 8, pero mauna na yun. Isasalat, hindi sa loob muna ako. Tapos pagkatapos, sige pa siya pala. Hindi ka member eh. Hindi ka member eh. Hindi ka member lang sa... Hindi ka alayan, ha? Okay, magkatali tayo. Kasi ordained eh. Ibig sabihin, itinalaga ka na dyan. Ibig sabihin ba nun? Sigurado ang Kristiyano, magbubunga. Sigurado ba yun? Kahit magbubunga ako, kahit dito lang ako. Ano nga pag sa winning, eh, dyan ka lang. Ulog-tulog ka lang, laro-laro ka. Hindi ganun. Ibig sabihin ito, natin natin sa show mo. I-review ko lang as we go, actually. So, ang assumption nila, yun nga, gusto na mili, and therefore, wala na tayo magagawa. Hindi po to yun. Yan, so, hindi ibig sabihin lang tayo nakakapili. Ibig sabihin lang, actually, kahit yung Israel, yung dati, maling, yung time nang sa Israel, sinabi na kayo eh, kayo, may people of God. Nangyari ba yun? Lahat ba ng gusto ng Diyos, pinaform na Israel? Okay, yeah, bandang uli yan, nasakop nga sila eh. Ibig sabihin, may condition yun, okay? Ibig sabihin, pinili nga sila, pero, pag hindi nila perform yung dapat nilang gawin, may parusa. To the point na, sa lalaki mo, ha? So, yung sabihin ng Papa, katulad na, papatalsingin nyo na dito. Ganun nang yan sa Israel eh. Kaya nyo, nag-umpisa tayo dito. Assumption kung makikinig kayo. Magayon mga ina, umayos na kayo. Ganun din yung Israel. Sabi niya, kayo, you are the people of God. Okay, gagawin nyo to, gagawin nyo to, gagawin nyo to. Yung iba, ginagawa yun, bandang wala iba, nag-rebelde, uti-uti dito, nag-rebelde dito, nag-rebelde doon. Hanggang muli, yung unang tribe na yun, Dan, ang aga nila, judges pa lang, ubus na sila yung idolatry pa sila eh. So hindi na, wala nang natira sa kanila, hindi na sila dumami na yung tribe nila na maka-Diyos. Yung iba, alagang naka-burn kasi yun ang pinili nila eh, for their nation. So ganun din dito, hindi ibig sabihin pinili sila ng Diyos, gagawin nila automatically, again, hindi tayo robot, hindi tayo lagi pupunta eh. Okay? Pinipili sila na gawin yung gawin dapat nila gawin, hindi automatic gagawin nila yun. Okay? So kaya nga kinukuman tayo, kung automatic na gagawin natin yan, ba't wala yung kukuman? Ba't wala yung tuturuan? Diba? Tuturuan ko to na gawin yung alam niya na at gagawin niya na sigurado. Ganun ba yun? O kaya kung siya tinuturuan, para pumili siya, piliin niyang sumunod. Diba? At pag sumunod siya, magpapalay siya. At alam ko rin na pwede niyang hindi gawin yun. Kaya nga siya pinupaktan eh. Ganun din kayo, kahit mga Kristiyano, mga anak, hindi kayo pare-pareho. Pag pinili niya tayo, magpapalay niya. Pag hindi, sisisi ka ba lang ulit. So, ganun lang, puro ganun to eh. Okay? So, ayun na yung part ng sovereignty ng Diyos. Ayun yung sovereign. Okay? Yun, nasa first point pa lang tayo. Dinadaan natin yung mga araw. Nabanggit ko na ako sa likanin na isama rin ito. This time, inuulit lang natin with the verses na ginamit nila. Didibak natin. Alam yung debunk? Inatayo nila. Isirain natin. Sabi nila, ito yung explanation. Papakita ko sa inyo kung paano hindi totoo yun. Okay? Again, itong mga verse na dito, sila na sabi niya. Number 1, Genesis 6:5. Kaya daw hindi natin kaya, totoo naman ito, kaso, again, nasobrahan lang sila. Hindi na kaugutan, dito naman yung verse eh. Sabi niya sa Genesis 6:5, every imagination of his heart was only evil continually. Ibig sabihin, lahat ang iniisip mo, kino, masama ba?
Hindi naman lahat, di ba? Pero merong ibang masama, pero hindi lahat. Masabi dito, lahat. Paano yun? Again, exaggeration po yun. Ibig sabihin, tapinan natin dito. Tsaka sa lahat pa ng tao yun hanggang sa ngayon. O yung panahon kasi ni Noah, alam niyo, kaya nga sila inubos ng Diyos eh. Hindi ibig sabihin na sobrang sama nila hanggang ngayon, lahat ng tao, wala nang inisip kundi kasama. Hindi, ganun. Amen? Kasi kahit pa rin na natutuwa na tayo ng parang ng Diyos eh. Kaya ngayon, ina-apply nila hanggang sa panahon daw natin ngayon ng lahat ng tao ngayon. Walang iniisip na mabuti. Yung sinasabi nila doon. Okay, hindi ganun ha. So una, yun nga, si Noah, sinabi, hindi siya ganun, di ba? Kaya ka sila niligtas, kanyang anak, asawa ng anak niya, asawa niya. So hindi sila ganun. So yun pala, malinaw na na, mali sila na naman doon. Amen? Hindi tayo totally depraved. Depraved tayo, pero hindi totally. may tinira sa atin ng Diyos na kaya natin ability na manampalataya, maintindihan yung basic of the gospel, and then pwede natin tumanggap. Ecclesiastes 7:20, sabi dyan, no just man upon the earth and do it yun, 7 verses yan. That do it good and sin it not. So ito yung sinasabi natin, pansinin nyo ulit ha. Pag ako nag-soul winning, pag na ano nyo, pag napansin nyo, hindi lahat ng balat ko sa lahat ng tao pare-pareho. Kasi matatansya mo yung mga, mabait na bata, kahit na paano, mabait. Hindi ko nabubukbuk to, hindi ko nabubukbuk to kasi inamin yan eh. So, kaya dito, mali na naman ilagay, yung overemphasis sa isang bagay na totoo na mga kaso, hindi sa lahat ng pagkakataon, hindi sa lahat ng intensity. Entendin niyo ba yun? May usapan mo kayo, ano dyan? May question mo kayo? Mamaya, usap kayo sa bahay nyo, di ba? Ulit, sinasabi dito, sinasabi ng Albinis, walang taong lahat masama at lahat walang mabuti. In a way, tama yun kung kaligtasan ang mag-usapan natin. Okay? Hindi natin kayang iligtas sa sarili lang dahil sobrang buti lang iligtas dahil ng group. Dahil ito, maliligtas tayo sobrang buti natin. Totoo yun. Hindi tayo gano'n. Walang taong gano'n. Okay? So, meron pa rin patino. At pansinin nyo kahit sa sorry, kaya doon yung mga kayo. Napapansin ko sa inyo, kaya lang naman kayo dito, kahit paano, kung para sa iba, di ba? Napansin ko lagi, pamilya nyo, kahit paano, di ba? Maayos. Yung iba, kaya hindi makapunta dito, yung iba nakakalungkot nga, iba talagang pinigilan na. Sabi-sabi sila mananagot, amen? Pero kaya lang naman kayo dito, dahil inalaw din kayo, di ba? Imagine mo, may pagpilit ka ba sa magulang mo? Lalo nga, bata ka pa, 10 years old ka lang. Diba? Kung hindi kayo nalaw ng magulang mo, wala ka dito. Amen? So kaya, dinidinay natin ito na walang matino, kahit isa na walang kayang gawin mabuti. Hindi ganun. May kaya kang gawin mabuti. Yun lang, hindi mo ikaliligtas yun. Yun ang pagkakaiba natin sa kanila. Okay? Ito sa kanila, wala kang magawang mabuti, wala kang ginagawang mabuti. Kaya sabi pa ng ibang preacher nila, you're a worm, you're wretched. Gawin yun ba, di ba? Doon ang galing yun eh, si wretched. Napakadumi ko! Pero tayo, pag nagbago tayo, sumusunod tayo sa Diyos, or kahit yung unbeliever pa, pero inaayos siya yung buhay niya, hindi pa siya ligtas, pero hindi siya, yun nga, walang kakayanan. Hindi ganun. Hindi tayo okay about these things. Kasi pag in-overemphasis mo yung isang side is, kakabali ka na. Okay, inulit ko lang yung mga sinabi ko lang yun nga. Pero this time na tayo mga verses. Ito, next. John 8:34. John 8, kilala yung John 8 sa ano, di ba? Kinausap niyo yung Pharisees. And there you go. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever commit
that sin is the servant of sin. 35. And the servant abided not in the house forever, but the son abided ever. Okay, so pag sinabing servant of sin ba, sabi nila, sabihin nga, wala ka nang kayang gawin kundi kasalanan. Kasi nga, yung kasalanan, pinaglilingkuran mo yung kasalanan. At yung pag sinabi yung kasalanan, siyempre, lagi masama. Eh, tagapaglingkod ka daw ng kasalanan, and therefore, lahat ng ginagawa mo, mali lahat. Yan siya sabi nila, totoo ba yun? Kahit mga unbeliever, gumagawa rin ng mabuti, kaso nga, hindi nila kayang iligtas. Yun yung pagkakaiba lang natin eh. Ito, OA, sabihin, lahat, wala ang ginagawa mabuti. Pag sinabi mo sa tao yun, gusto meeting ka, walang makikinig sa iyo, di ba? Di ba? Kaya tayo sinasabi natin, kung ako mabuti, pero kapos. Wala yung pagkakayo ba yun, di ba? Hindi, di ba? Kung may tanong kayo, tanong agad, ha? Okay. Yan. So, wala kang chance na maligtas kasi sobrang sama mo. Okay, again, nasabi ko na rin. May nagagawa kang mabuti, kaso kapos, so hindi ka maliligtas. Kaya kailangan mo maliligtas sa Panginoon. Ayan, so nilagay ko lang dito, don't take it to extreme. Kasi doon sila nangyayari. Pag hindi pa sila nakontento, don't extreme pa ulit nila yun. Nalaan na, iniwanan mo yung katotohanan doon. Next! First pa lang tayo. Ito, sa Romans 7, 19. Romans 7. Hindi po, let it go. For the good that I made, I do not, but the evil which I do not, that I do. Now if I do that I would not, it is no more out of that sin, but sin that dwelleth in me. Okay, kaya ba daw gumawa ni Paul ng mabuti? Hindi ako nakapag-audio. Hindi, yung pag gusto daw niyang gumawa ng mabuti, nagagawa niya masama. At pag gusto niya ng ayaw niyang gumawa ng masama, nagagawa niya pa rin yung masama. So, ganun na naman. So, lahat ba lang ginagawa natin masama? Yun ang sinasabi dito eh. Again, pag hindi mo inintindi yung context. Okay, anong context niyan? Ibig sabihin lang niyan, na yung challenge lang doon, why is there any mention of men doing good if men can't do good? Kaya nga sinasabing gusto niyang gumawa ng mabuti tapos hindi niya nagagawa, ibig sabihin lang noon, mga feeling instances lang yun. Okay, mga feeling instances lang yun. Again, gumagamit ang Bible niya kahit tayo. Sabihin mo, wala na akong pera. So mamaya, bumili lang po. Nag-ice cream na. Diba? May milk tea pa. Alam, wala akong pera. Ibig sabihin lang niya, wala akong sobrang daming pera. Iba ganun eh. Diba? Yun na, tama, yun na yun. So, ang dinidescribe niya kasi dito, yun niya, yung talagang gusto niyang gumawa ng mabuti. Hindi ibig sabihin lagi siyang masama, ibig sabihin lang, ganito yung gusto niya ma-accomplish, kaso, kapos siya. Yun ang ibig sabihin lang nun. Hindi siya walang mabuti sa kanya. Okay? Ulit-ulit tayo, no? Kasi ganun talaga eh. Lapit na. Yung first point lang talaga medyo marami. So, ito yung pinaka-Achilles heel nila, yung ano nga, limited atonement, sabi nila, Jesus died for the select few. Ang sabi sa Bible, yung binasa natin kanina, nabasa natin to. Christ died for all. He died for all. Magkasunod, di ba?
Ito, sa 1 John 2:2 naman, He is the propitiation for our sins, and not for us only, but also for the sins of the whole world. Ang linaw, di ba? So, alam natin, si Kristo ay namatay pa sa mga ligtas, pero actually, hindi lang sa ligtas, sa lahat. Ibig sabihin nga kasi, itong mga to, kunwari, hindi pa ligtas itong mga to, namatay pa rin si Kristo pa sa kanila, kasi later, maaring maligtas sila, maaring din hindi, pero still, namatay si Kristo pa sa lahat ng sala. Daw, amen? Ganun lang yun eh. Yung mahirap yan. Anyway, next, tulip. Oh, third lang tayo, third. Irresistible grace. Ano yung sabihin nun? Hindi ko alam bakit wala akong verse dito. Siguro paulit-ulit na lang, kaya hindi ko na nilagay. Or nabigyan na natin kanina. Nabigyan na natin kanina eh. Okay? So, ibig sabihin niya, irresistible, hindi mo mapipigilan, pero sabi sa Bible, yan, extreme lang yan. Maraming sinabi sa Bible na nare-resist natin yun. Otherwise, lahat ng tao naligtas na, di ba? Lahat ba ng tao ligtas? Sana, pero hindi. Ayan nga lang, di ba? Very famous, yung mga Hudyo. Unang dumating si Jesus sa mga Hudyo. And He came unto His own, and His own received Him. Ganun ba? Tinanggap ba siya ng mga Israelite? Karamihan hindi. So, ibig sabihin, pwede mong tanggihan. Maling-mali sinasabi nila na hindi mo matatanggihan niya. Tinanggihan nga eh. Paulit-ulit nga eh. Ang dami nga tumanggi. Pagsasasabihin nyo dyan, saan nyo kinuha yan? Diba? Parang kung ano yung tama, binabaliktad lang eh. Ay, sabi dyan oh, tinanggihan siya ng mga Udyo sa John 12:48. He that rejected me and received not my words. Si Jesus yan. Nireject na, hindi pa tinanggap yung salita niya. Parang ngayon kayo, parang nireject niyo ata ako eh. Hindi kayo nakikinig eh. Oh, eh may mas putati pag-usapan natin. Pwede yan mamaya. Ano ba? Paulit-ulit ka, pastor, parang pagkatapos nito, tapos na. At least yung mga umbaten dito, i-expect ko, alam nyo na, hindi na kayo matitira ng Calvinist. Pag nakita nyo palang yung mukha na yan, yung term na yan, takbo na agad kayo. Alam nyo na agad. Loko-loko itong mga ito. Alam mo na agad yun. Kahit pag gamitan ka ng mga theological jargon sila na exegesis, exegesis, wala na, alam mo na sila, di ba? Timbog na. Okay? Next. Hindi no? Hindi siya tinanggap ng karami. Kasi pwedeng tanggihan. 12:48, He that rejected me, received not my words, He hath one that judgeth him. Sino daw sino nag-judge sa kanila? Sila na rin. Kasi ang Panginoon, lahat kayo maliligtas, tumanggap kayo sa akin. Hindi ka ayoko. O, sino nag-judge sa'yo? Ang Diyos consistent naman eh. Tumanggap, manampalataya, ligtas. Hindi na ligtas. Sino may kasalanan? Nireject mo si Jesus eh. May sarili ka bang paraan dyan? Sige nga, ano? Wala. Walang maayos na paraan sila para maligtas. But still, pwede nilang i-reject. Pwede nilang i-reject si Jesus. Pwede nilang i-reject yung grace. Pwede nilang i-reject yung salita ng Diyos. At madalas nga ginagawa ng marami. Amen? So again, maling-mali ang irresistible grace na yan. Next. Last. Pero may apat na verse. Tapos na tayo. Last test pa lang. Kasi mag-break. Mag-break muna. Mag-break muna tayo kasi matutuyo na yung lalamunan ko sa inyo eh. O sige, bago yung last point, tapos na tayo dito eh. 5 verses, uwi na tayo. This time, break muna tayo. Amen? Okay.